Ayan po sila. Ibinahagi ng dog trainer na si Winsol ang kanilang sitwasyon sa loob ng Provident Village sa Marikina City sa kasagsagan ng malakas na ulan. 40 aso ang nasa kanyang pangangalaga nang pasukin sila ng baha. Ako si Chico, ma'am. Huwag po kayo mag-worry sa kanila, ma'am. Safety naman po sila. Naluluha ako, nakausap ko sila. Sabi ko, pasensya na, ba't kailangan nyo pampagdaanan tong gantong sitwasyon? Pero sabi ko, hindi ko kayo papabayaan. Dahil patuloy ang pagtaas ng tubig, minabuti ni na Winsol na iakyat sa 2nd at 3rd palapag ang kanilang fur babies. Lagpas taon ng tubig, sinisid ko hanggang ilalim, makuha ko lang siya. Sabi ko sa mga tao, ayokong makita nila ang panghinaan ng loob na relax lang kayo, basta ang importante, mailigtas natin mga aso. Laking pasasalamat ni Winsol na tumigil na ang ulan at tuluyang humupa ang baha sa kanilang lugar. Viral din sa social media ang pagsagip ng mga tauhan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga alagang hayop na natrap sa mga bahay. Isinakay ang mga ito sa bangka at kasamang inilikas. Sa Quezon City, nakuna ng video ang pagsagip sa isang pamilya kasama ang kanilang fur babies. Isinakay na sa bangka ang mga alaga pero tila natatakot sila at pilit lumalangoy palayo. Isinama rin ng mga lumikas ang kanilang mga alaga sa evacuation center sa Barangay Tumana sa Marikina. Panawagan ng Philippine Animal Welfare Society o POS sa panahon ng sakuna, tao man o hayop, walang dapat maiwan sa oras ng sakuna. Kaya paalala ng POS sa pet owners, huwag nang itali ang mga hayop kapag may kalamidad. Huwag din silang ikulong para mas mabilis na ilikas kapag kailangan. Dapat ding may nakahandang basket para sa mga maliliit na hayop o pet crate para sa big-sized pets na pwedeng paglagyan sa kanila. Mainam ring lagyan ito ng kumot o anumang panlaban nila sa lamig. Jack Batallones, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.